Gusto mo bang malaman ang mga signs na gusto nang makipaghiwalay ng lalaki sa'yo? Hey, hey, hey dude! Marvin Sanico here! Sa video na ito, ipapakita ko sa'yo ang mga signs na gusto nang makipaghiwalay ng lalaki sa'yo. Pero bago yan, ihit mo muna ang like, subscribe, share at follow button. Pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko. Simulan natin sa sign number 1. Nakikipaglandian siya sa iyong mga kaibigan at sa kanyang mga kaibigang babae. Ang inosenteng malandi na pag-uugali ay natural at maaaring maging medyo cute kapag ginawa sa fun-loving manner. Ngunit kung ang isang lalaki ay nakikipaglandian sa kanyang kaibigang babae at seryoso sa kanyang diskarte, maaaring wala siyang pakialam sa nararamdaman mo. Siyempre, ang sinamang disenteng kaibigan niya ay hindi mahulog sa mga birong ito. Ang taong ito ay malinaw na walang ideya tungkol sa kung paano kumilos isang seryosong relasyon at maaaring gusto niyang umalis sa relasyong ito. Ang pang-aakit sa kanyang mga kaibigan o sa iyong mga kaibigan ay isang malaking deal breaker. Sign number 2. Wala na siyang pakialam sa kanyang itsura. Noong una kayong nagsimulang mag-date, siya ay laging mabango at laging nakaayos ang forma. Sa ngayon, nagsusuot siya ng mga kahit anong mabahong damit o isang linggong hindi nagsashampoo ng buhok at nagpapatubo ng balbas na parang pugad na ng ibon. Bagamat isang magandang senyales ang pagiging komportable niya sa'yo, masama din ang sobra-sobrang pagiging komportable tungkol dito. Walang dahilan para itigil niya ang pagputol ng kanyang mga kuko sa paa o ang pagtigil ng kanyang pagsisipilyo ng kanyang mga ngipin na hindi nababawasan kapag ang isang tao ay nasa isang tamang relasyon. Kapag ang isang lalaki ay sumuko na sa kanyang pag-aayos at sa kanyang itsura, maaaring siya ay sumuko na rin sa relasyon. Sign number 3. Binibigyan kanya ng silent treatment. Kapag mas gugustuhin ng isang lalaki na bigyan ng silent treatment ang babae kaysa magkaroon ng mature adult conversation, maaaring hindi na siya interesadong ayusin ang mga bagay-bagay. Mas gugustuhin niyang manatiling naka-zip lip habang ikaw ay nagagalit at mas nag-aalala tungkol sa sitwasyon. Sign number 4. Ginagawa kanyang katatawanan sa harap ng mga kaibigan niya. Ang isang lalaki ay hindi dapat gumawa ng katatawanan sa kanyang partner, maliban na lang kung sila ay kapwa nagbibiruan at ang both parties ay playful lamang. Ngunit kapag ang isang lalaki ay ginagawang katatawanan ang kanyang partner sa masamang paraan, ito ay isang senyales na ang relasyon ay struggling. Siya ay nagiging immature at mean. Marahil para hikayatin ka na ikaw na ang makipag-break sa kanya. Maaring hindi mo ito gusto, ngunit pinapakita ng kanyang mga aksyon na hindi siya isang mabuting partner at hindi interesado na pangalagaan ang inyong relasyon. Kung sa tingin niya ay cool siya sa pagpapahiya ng isang babae, kung gayon, hindi siya ang uri ng lalaki na nararapat para sa'yo. Sign number 5. Palagi siyang nakikipag-hangout sa kanyang mga kaibigan. Normal lang para sa isang lalaki na gustong lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan sa bar para makipag-inuman kasama ang ibang tao. Ngunit kapag ang guys night ay naging pang-araw-araw na pangyayari, maaaring ipagpalagay na naghahanap siya ng paraan upang makawala sa relasyon. Gusto ng mga lalaki na magsaya kasama ang kanilang mga kaibigan. Ngunit kapag ang isang lalaki ay may partner din, nagbibigay siya ng sapat na oras para sa kanya kahit na nangangahulugan ito na mamiss niya ang ilang gabing kasama ang kanyang mga kaibigan. Noong una, mas masaya siyang talikuran ang mga kaibigan para sa'yo, ngunit ikaw ngayon ay nag-iisa na lamang sa bahay. Tip number 6. Siya ay laging bored. Kapag ang isang lalaki ay may gusto sa babae, nakikita niya itong nakakatuwa, kawili-wili at kahanga-hanga. Ang isang sandali na kasama siya ay hindi nasasayang at hindi siya nababato sa kanyang presensya. Ngunit kapag ang isang lalaki ay sumisimangot sa sandaling ibuka mo ang iyong bibig o nahihirapang mag-focus kapag kayo ay nag-uusap, maaaring nalalapit na ang oras ng pakipaghiwalay niya sa'yo. Kung siya ay masyadong zoned out upang bigyang pansin ka, ito ay isang tiyak na senyales na siya ay nais nang umalis sa boring na relasyong ito. Sign number 7. Ina-isolate niya ang iyong pamilya. Kung ang isang babae ay malapit sa kanyang pamilya, naiinis siya kapag nasa bahay sila o kapag iniimbitahan siyang sumama sa kanila. Hindi siya partikular na magiliw sa sino man sa mga miyembro ng iyong pamilya at hindi binibigyan ng iyong mga magulang ng paggalang na nararapat sa kanila.
Hindi ito paraan para kumilos ang sinumang lalaki, lalo na sa mga taong pinapahalagahan ang kanyang partner. Marahil ang kanyang pag-uugali ay ang kanyang paraan ng pagpapakita sa iyo na hindi na siya interesado sa inyong relasyon. Sign number 8, humihingi siya ng sobra-sobrang space. Ang iyong partner ba ay biglang nagnais na mapalapit sa kahit sino, ngunit hindi lamang sa iyo? Nakikita mo bang hindi naman niya talagang gusto mapag-isa, pero talagang mas gusto lang niya mapalayo sa iyo? Kung ganoon ang nararamdaman mo, maaaring isa ito sa mga senyales na wala na at tapos na siya sa iyo. Sign number 9, napapansin ito ng mga taong malalapit sa iyo. Kapag nagsisimula magtanong ang iyong mga malalapit na kaibigan at pamilya, o marahil ay nagtataka dahil ayaw kanilang magalit, maaaring ito ay senyales na alam nilang may problema. Buksan ang iyong mga mata tungkol dito. Bigla ba silang natahimik kapag pinag-uusapan mo siya? Binibigyan ka ba nila ng mga mahahabang titig na iyon kapag kasama mo siya sa mga ilang okasyon? Kung ginagawa nila ito, maaaring magmatsag ka pang muli. Maaaring may alam sila na hindi mo alam. Sign number 10, mas nararamdaman mong alone ka kapag kasama mo siya kaysa sa hindi mo siya kasama. Sa pangkalahatan, kung ganito ang nararamdaman mo tungkol sa inyong relasyon, ito ay dahil ito talaga ang kaso. Kung lehitimong pakiramdam mo na iniwan kanyang mag-isa sa inyong relasyon, ang relasyon ay hindi talaga maisasalba sa karamihan ng mga kaso. Sign number 11, nagbabanta siyang iiwan ka. Maganda na magkaroon ng biruan sa isang relasyon. Pero kung ang iyong partner ay nagbabanta na iwan ka o magbibiro tungkol sa paghihiwalay, maaaring ito ay nasa isip niya. At kung hinahandle niya ang mga disagreements sa mga banta tungkol sa pagtatapos ng relasyon, malamang na hindi siya ganap na nag-i-invest sa inyong relasyon. Sign number 12, hindi na siya nag-i-initiate ng romansahan ninyo sa kama. Ayon sa research, ang mga lalaki ay nag-i-initiate ng romansahan sa kama na higit sa 3 beses na mas madalas para sa mga babae na sa tingin nila ay pangmatagalan kumpara sa mga babaeng hindi talaga nila mahal. Ito ay nagpapahiwatig na sa isang relasyon, ang lalaki ay mas malamang na gumagawa ng first move. Kung ang lalaki ay biglang tila hindi nag-iinteresado sa iyo pagdating sa kama, lalo na sa mahabang panahon, ito ay maaaring isa sa mga palatandaan na siya ay tapos na sa inyong relasyon. At iyan ang mga signs na gusto ng makipaghiwalay ng lalaki sa iyo. Shout out at maraming salamat kay Raymart Salvador, Ann Christie Dahan Cascas, Geraldine Gatus sa patuloy na pagsuporta sa Facebook at YouTube channel ko. Hit like, subscribe, share at follow button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko. Maraming salamat po sa panonood.